araw po. Welcome sa Camarines Norte Electric Cooperative. Welcome din po sa ating pre-membership seminar at pwede welcome na namin kayo as our new member consumer owner. Ako nga po pala si Melissa Bogado, head ng Members Education and Information Section. At nandito po kayo para malaman ninyo yung mga karapatan at obligasyon bilang isang member consumer. At syempre po, malalaman ninyo yung tamang proseso at requirements kung paano mag-apply ng puntador sa CANORECO. At ang iba pa pong issue na kailangan namin i-relay bilang isang bago magiging miyembro ng ating kooperatibo. Natin sa history ng rural electrification at ng ating kooperatiba. So under Republic Act No. 6038 na itinatagpo noong August 4, 1969, dyan po nagsimula ang rural electrification na kung saan gusto pa ilawan ni ex-Pangulong Marcos ang buong Pilipinas. At under po ng Executive Memorandum No. 395, nag-organize ng isang team para pag-aralan ang mga electric cooperatives sa buong Pilipinas at kasama na nga po ang CANORECO dito sa Bicol Region. At under ng Presidential Decree No. 269, nagkaroon na po ng National Policy for Rural Electrification na kung saan itinatag na po ang National Electrification Administration or NEA. So ang lahat po ng electric cooperatives sa buong Pilipinas ay under ng National Electrification Administration. At kasama na po tayo doon. Ito po ang mga pioneer officers ng ating CANORECO. Ang unang presidente po noon ay si Mr. Ernesto Calgalado Sr. At ito po ang kanilang mga officers. At CANORECO trivia po, sino kauna-unahang general manager ng CANORECO? So si Sir Francisco Timoner Jr. So siya po ang ating kauna-unahang general manager dito sa Camarines Norte Electric Cooperative. October 23, 1975, dyan po nirehistro ang CANORECO sa NEA. Kaya every October 23, ipinagdiriwang po natin ang ating foundation anniversary. At nagsimula po ang kapital ng CANORECO, 11,638,000. October 1976, dyan naman po ang turnover anniversary na kung saan yung dating light electrical plant na pagmamayari ng mga Hidalgo ay pinagbili na nila sa CANORECO. Kaya isinagawa po yung turnover inauguration sa Mabini Colleges dito sa bayan ng Daem. Kaya every May 15 naman, dyan natin ipinagdiriwang yung turnover anniversary na kung saan yan yung first day ng operation ng ating kooperatiba. So ngayon po ang ating pamunuan ay pinamunuan po ng ating General Manager Sir Sandro Vizcada at ang ating Board President na si Director Marshall P. Perel, taga Binuson. At syempre po lahat ng bayan dito sa Camarines Norte except po sa Panganiban ay may nagre-represent po Board of Director. Po ang katangian ng ating kooperatiba na dapat po ninyong malaman. Tayo po ay isang non-stop, non-profit, non-sectarian, non-partisan at service-oriented na electric cooperative. So bakit daw po non-stock? Dahil ang mga member ay hindi po i-require magbayad ng shares of stocks. Kaya wala po kayong maasahang dividendo or patronage refund. Non-profit naman po, ibig sabihin, break-even lamang ang kita ng mga electric cooperatives. So tamang-tama lamang po ang pera sa operasyon po natin, mapa-technical at non-technical. Non-sectarian naman po at non-partisan, kahit anong reliyon at kahit anong partido sa politika, pwedeng maging member ng CANORECO. At syempre po, service-oriented lang po ang ating kooperatiba. Servisyo lang po talaga ang hatid namin sa ating mga member, consumer, owner. Tapan po natin ang membership. So ang pagiging member po ng CANORECO ay 18 years old pataas. Sa pag-apply niyo po sa amin, ikakategorize namin kayo bilang isang single, joint at joint wikan. So single, ito yung mga binata, dalaga, byudo, byuda at tigali sa parinter. Ang joint member naman, ito po yung mga legal na mag-asawa. Kaya magre-require kami ng Xerox copy ng marriage contract sa mga mag-a-apply po as joint member. Ang juridical naman, ito yung mga tanggapan, negosyo o anumang establishmento na nais palilawan. Kaya hindi pangalan ng tao ang ilalagay, kundi pangalan po nung establishment na paglalagyan po ng puntador. Ang obligasyon ng pagiging member ng CANORECO,
Obligasyon niyo pong magboto during district election. Ang termino ng ating mga board of director ay 3 years. So every 3 years po, nagpapakanta kami ng election sa bayan na Junac. Then isa pa po sa obligasyon ng pagiging member, ang hinihingi po namin tulong sa inyo, syempre, pag may kontador na, alam niyo na po may babayaran na. So tandaan po ninyo, 1-1 may babayaran. Meron pong notice o billing statement na ibibigay ang aming mga meter reader, 1-1, para malaman ninyo kung magkano ang kinonsumo ninyo at kung kailan ang due date at kailan ang disconnection. So isa pa po sa obligasyon ng pagiging member, protektahan ang property ng ating kooperatiba. So tandaan po ninyo, ang CANORECO ay ating kaya pangalagaan natin. And then isa pa po sa obligasyon ng pagiging member, mag-report ng mga damages sa linya. So isa pa po ito sa hinihingi namin tulong sa inyo, kung meron po kayong makitang delikado sa linya or sa daanan po natin, lalong-lalong na ang live wire na nakalaylay sa daanan, i-report nyo agad ito at meron po tayong maintenance team na magkakandak po ng pag-aayos ng linya. At syempre, tandaan na po ang pinakahuli obligasyon ng pagiging member ang mag-attend ng Annual General Membership Assembly or AGMA na isinasagawa po every last Saturday ng Agosto. So naman po ang mga karapatan nyo bilang isang member consumer, karapatan nyo pong iboto yung director na magre-represent sa inyong bayan. At kayo din po, kung gusto nyo mag-serve sa inyong district, pwede din po kayo mag-hold ng position bilang isang board of director na CANORECO as long na mamit nyo yung mga qualifications bilang isang board of director. Then, karapatan nyo din pong malaman yung nangyayari sa ating kooperatiba. Pwede po kayong mag-review ng book of accounts during office hours. Karapatan nyo din pong magreklamo sa mga opisyales at empleyado ng CANORECO na alam nyo po hindi na gumagawa ng tama. Pagpupo tayo sa collection at disconnection policy. So ito po ay maipit na ipinatutupad ng CANORECO para sa mga delinquente kasapi consumidores ng ating kooperatiba. Nasasaad po sa ating billing statement ang schedule ng due date at nakalagay na rin ang schedule ng disconnection. So ito po yung example ng ating billing statement na ma-re-receive nyo po sa ating mga meter reader. So nakalagay na po dyan kung magkano ang kinonsumo ninyo at syempre po kung kailan ang due date at disconnection date. Ano po yung example ng penalty or surcharge na ipapatol sa inyo? So example po, 1,000 pesos ang kinukonsumo mo, ang surcharge po niya ay 112 pesos. Kaya lagi po tayong magbayad ng maaga para maiwasan po ang multa at syempre ang pagkaputol ng servisyo ng inyong kuryente. Ang system loss, ito yung bahagi ng kabuang enerhiya o kuryenteng binili ng CANORECO sa power supplier na dapat ay rumihistro bilang konsumo sa buong nasasakupan. Subalit, ang bahagi nito ay napunta sa pandaraya o pagnanakaw na patuloy na binabalikan ng mga member consumer. So, ang system loss cap po ay hanggang 12% lamang. Pag nagsobra na ang system loss cap ng isang kooperatiba sa 12%, ang excess po nito ay kooperatiba na ang magbabayad. Kaya po, inaasahan namin ang pakikipagtulungan ng ating mga member consumer. Kung may alam po kayong nandaraya ng kuryente, yung mga tinatawag pong illegal connection, i-report nyo po yan, direkta po kayong ma-report sa ating manager or general manager at confidential ang inyong profile. So meron po kaming apprehension din na magkakandang ng pamumuni. At depende po sa case ng pandaraya, meron naman pong hipster fee na ibibigay ang CANORECO. Paalala, krimen ang pagnanakaw ng kuryente. Kaya makibahagi po kayo sa laban kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Sa lahat naman po ng mag-a-apply ng change name, ito po yung sila na nagbabayad ng kontador sa CANORECO pero hindi pa nakapangalan sa kanila. Meron lang po kami mga requirements na kailangan nyo i-comply para sa inyo na po nakapangalan or nakarehistro ang kontador na inyong binabayaran. So ang dahilan po ng pagpapalipat ng pangalan ay due to incapacity. So kailangan po namin ng consent letter ng dating may-ari.
na nagsasaad po na nagpapayag na siyang ipalipat ng pangalan ng contador sa inyong pangalan. At syempre po, kailangan namin ng mga requirements ng membership gaya ng valid ID, kung may asawa po, xerox copy ng marriage contract. Pinisa po kayo one by one na picture. And then, meron po kayo ipapanutan yung kasunduan, kagilingan form. At ang babayaran nyo lamang po ay 5 pesos na membership fee. Due to death naman po or patay na yung dating may-ari, maaari pong ilipat ang pangalan ng contador sa nearest of kin lamang. So, kailangan po namin photocopy ng death certificate ng namatay. At syempre po, consent letter galing po sa kapamilya po ninyo na nagpapayag na silang sa ipalipat yung pangalan ng contador. And then, required din po ang mga membership requirements gaya ng valid ID, marriage contract kung may asawa, one by one na picture, barangay certification, and then po, may papanotaryo po kayong kasunduan, kagilingan form, at membership fee na 5 pesos. Due to sale naman po, or nabili niyo yung property, kailangan namin consent letter ng dating may-ari na nagsasaad po na pinabayagan na kayong ipalipad yung pangalan ng contador sa inyo. At syempre po, photocopy ng deed of sale or any kasulatan po ng inyong pilihan kasama na ang contador. Kailangan po natin mag-submit ng mga membership requirements gaya ng valid ID, marriage contract sa mag-asawa, one by one na picture, latest power bill na binayaran, at syempre po yung kasunduan na ipapanotaryo at membership fee na 5 pesos. Due to actual owner o kayo na po talaga ang nagmamay-ari at nagbabayad ng inyong contador, kailangan po namin any proof of ownership at consent letter dun sa dating nakapangalan or nakarehistro sa contador. At syempre, kailangan po din ng membership application gaya ng valid ID, one by one picture kung may asawa po, photocopy ng marriage contract. Meron din po kayong kasunduan, kahilingan na ipapanotaryo. At syempre po, membership fee na 5 pesos. Basta tandaan po, sa pagpapalipat ng pangalan, dapat po walang moroso kung wala po kami makitang arrears sa inyong pong contador na ipapalipat. At tumako naman po tayo sa senior citizen discount. So, maaari pong mag-apply ang ating mga senior citizen na nakapangalan sa kanila ang resibo. Pero ang mga conditions po na ibinigay or guidelines ng Energy Regulatory Commission or ERC, dapat po nakapangalan sa senior citizen na mag-a-apply ang contador na at least 1 year. And then po, nakukonsumo lang siya ng 100 kWh pababa. At sa mga gusto pong mag-apply, maaari pong magpunta sa mga area offices ng CANORECO, may application form kong pipilapan, then ma-submit ng barangay certificate, photocopy ng any valid ID na nakalagay po ang birthday, latest power bill at isang 2x2 na picture. And then po, ang discount ay renewable. Every January ng taon, dapat po nagre-renew si Lolo at si Lola para po dire-diretso ang discount na na-release. Tumako po tayo sa technical aspect ng ating kooperatiba, ang brownout. So may dalawang uri po ng tinatawag na brownout or power interruption. Ang brownout po ay ang pagkawala ng daloy ng elektrisidad. At ang dalawang uri po nito ay ang tinatawag na unscheduled or unannounced power interruption. Na kung saan ito po yung mga brownouts na kadalas ay nagaganap na walang abiso o kaya anunsyo sa radyo o kaya sa TV. So karamihan po na nangyayari ay walang kuryente mula sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kapag bababa po sa 60 Hz line frequency o under frequency ang linya ng NGCP, so nagkakaroon po ng tinatawag na under frequency at isa po yan sa unscheduled power interruption. Ang sunod po, mga sako na sa daan na kadalas ay apektado ang pasilidad ng CANORECO sa ng pagkabundol ng poste o kaya'y mga nalagot na kawat sa overhead lines, primary at mga secondary lines. Next pong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga emergency power interruption, mga overloaded na transformer o sobrang karagdagang load na ang posibleng dahilan ay ang paggamit ng welding machine, electric motors ng walang sariling transformer. Sa dahilan ay ang diferensya sa ating service drops,
tulad po ng pagkakadikitan o kaya yung maluwag o yung mga tinatawag na loose connection. At syempre po, kung nakikita po ninyo itong ating sitwasyon, yung mga maruming linya sa ninang pagsayad o pagdikit ng mga sanga at dahon ng punong kahoy. Po yung pangalawang uri ng brownouts, yung mga in-scheduled or ina-announce po namin. So ito po yung mga in-schedule ng ating area offices at ng ating technical services department bago pa man lang mag-off ang ating kuryente. So ito po yung mga dahilan. So nagpapalit po sila ng mga sira at bulok na poste, nagpapalit at nagdaragdag ng transformer, nagsasaayos ng mga distribution lines, primary or secondary lines, nagpapalit ng mga nasirang accessories tulad po ng insulator, grounding, guying, fuse and cutout assembly, line jumpers at iba pa. Kapag may schedule po maintenance, ang ating technical services department sa ating mga substation, yeah, nag-a-announce po kami prior naman po mag-off ang ating technical services team. At syempre, yung clearing operation po, yan, sinasabay na lang kapag may schedule po tayong power interruption. Yan po namin kayo ng ilang safety tips para makaiwas tayo sa mga sakuna. Iwasan ang octopus connection o paggamit ng karagdagang plug o extension cords sa dalawahang convenient outlet. Kung ang outlet po ay dalawahan, so gamitin lamang ito sa dalawang plug upang maiwasan ang mga overloading na nagiging sanhi ng sunog bunga ng faulty electrical installation. Sunod po, huwag hawakan ang plug kung ikaw ay nakayapak o walang sapin sa paa. Siguraduhin pong tuyo ang inyong sapin sa paa upang maiwasan ang electric shock. Isa pa po, huwag itali ang extension cord sa mga bagay na maaaring matalupan, katulad ng pako, rocking chair, pintuan, bintana at aparador upang maiwasan ang electrocution. At syempre po, huwag niyong hahayaang kalikuti ng mga bata ang mga electrical outlet sa loob ng inyong bahay. So palagyan po ng protective cover ang mga aktibong outlet sa dalubhasang electrician upang maiwasan ang electrocution. Hawakan po sa plug at hindi sa cord kung tatanggalin ang anumang electrical equipments. Isang guni sa dalubhasang electrician kung may karagdagang loads o appliances para makatiyak na walang overloading na magaganap upang maiwasan ang sunog. Huwag gumamit ka agad ng tubig kung ang dahilan ng sunog ay elektrikal. Unahin muna kung ibaba or i-switch off ang main switch o di kaya gumamit ng fire extinguisher kung meron. Ilayo po yung mga bagay na madaling dikitan ng sunog malapit sa lutuan. Umalis ng bahay o galing tanggalin sa pagkakasaksak ang mga appliances, lalo na kung ito naman ay hindi ginagamit. Gumamit lamang po ng mga standard ratings na fuse. Kung pumutok ang fuse, ay huwag gumamit ng mga pansamantalang kapalit, katulad ng palara or foil, o stranded wire bilang kapalit sa pumutok na fuse upang maiwasan ang sunog. At syempre po, ipaubaya lagi sa mga lisensyadong elektrisyan ang mga pagsasaayos at pagsasagawa o pagsusuri sa electrical wirings ng inyong tahanan. So tandaan po natin, ang kuryente ay delikado at nakamamatay, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ito naman po ang ilang paraan para makatipid tayo sa kuryente. Iop ang mga ilaw kung hindi naman po ginagamit. Yung mga refrigerator po natin, huwag pong bukasara para makakonserve po din tayo ng energy. So yung mga palitan pong ilaw or bombilya, so palitan po ng fluorescent bulbs. Mahal po ito pero malaki naman po ang matitipid ninyo. At syempre po, yung mga appliances natin, dapat po naka-unplug kung hindi naman ginagamit. Lalo na po yung mga computer. At syempre po, ang pagpaplansya, gagawin po natin isahan lamang sa isang linggo. So isa po ito sa makakatipid po sa ating lahat. At ini-encourage pa din namin po kayo, makipagtulungan kayo na i-off po ang ating mga street lights, lalo na po pag hindi na ito gamit. Tandaan po natin kung saan mataas ang singil ng kuryente sa market, Lunes hanggang Sabado, 9 o'clock ng umaga hanggang 9 o'clock ng gabi. So ang mababa naman pong presyo ng kuryente sa market, tuwing Linggo at pag may mga holidays,
Mababa din po ang presyo ng kuryente before mag 9 o'clock ng umaga at after ng 9 o'clock ng gabi. At ito naman pong CANORECO ID, ito po yung pagkakakilala ninyo as our CANORECO member consumer owner. So magagamit din po ito kapag may district election tayong gaganapin at syempre po sa mabilis na pagrehistro kapag may annual general membership assembly or AGMA. At syempre po, magagamit din ito sa ilang legal na transaksyon. At ang makakakuha lang nito ay kung sino po yung nakapangalan sa resibo. Naman po yung ating CANORECO hotline sa bawat area offices at mga service center po ng CANORECO. So kapag ma-report po kayo kung may mga complaints, requests, pakikompleto po ng mga detalye gaya ng pangalan, kompletong address, pangalan po ng kapitbahay kung ano po ang complaint para madali pong matukoy ng ating maintenance team. Ang ating pong official Facebook account, CANORECO Balita. Meron din po tayong website, www.canoreco.com.ph para po sa mga updates ng ating kooperatiba. At syempre po, mapapakinggan nyo kami sa radyo. Meron po kami programa every Friday dito po sa mga himpilan na ito. DWSR Power Radio, DCAUAM, OKFM, DWSL, DWENFM Cool Radio at meron din po tayo sa radyo natin Santa Elena. Papakinggan niyo po kami tuwing Biyernes 8:30 ng umaga hanggang 9 o'clock ng umaga at sa radyo natin Santa Elena naman 5 o'clock ng hapon hanggang 5:30 ng hapon. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa Camarines North Electric Cooperative. Ako po si Eleanor Assis, Consumer Welfare Officer, under po ng Membership Services Division, Institutional Services Department. So nandito po tayo sa ating pre-membership education seminar. Ito po ang unang requirement para sa ating Power Connection application. I-discuss po natin ang requirements and processing po ng Power Connection application. Pero bago po yan, dapat alamin natin kung anong Power Connection ang kailangan natin. So may iba't ibang uri po tayo ng Power Connection. Ang una po ay Special Power Connection or SPC para po ito sa panandaliang panahon na kailangan natin ang Power Connection. Ginagamit po ito kung magpapakonstruct po tayo ng bahay or ng building. Residential naman po kung gagamitin natin ang power connection sa ating bahay or tahanan. Commercial kung gagamitin po natin ito sa business establishments. Industrial naman po kung gagamitin po natin ito sa mining or manufacturing. Public building naman kung gagamitin po natin ito sa mga pampublikong lugar. So may iba pa pong uri ng power connection katulad po ng pag-apply ng may transformer. So, yun po yung mga types of power connections. Ang mga sumusunod po ay mga requirements para makakuha naman kayo ng power connection application sa inyo pong area. Ang pangunahing requirements po ay ang pre-membership education seminar certificate or PMS certificate. Next po, dapat may maayos na installasyon ang inyong pong property i-apply. Pole number ng pinakamalapit na poste po sa inyong tahanan or sa establishment na i-apply ninyo. At CANORECO official receipt ng pinakamalapit na kapitbahay. Ganun din po maghanda ng pambayad sa inspeksyon. At kung 6 outlets pataas, kailangan nyo pong mag-attach ng electrical plan or blueprint. At magsisecure po kayo ng CFEI or Certificate of Final Electrical Inspection sa munisipyo na nakakasakop sa inyo. Ang iba pa pong requirements na dapat natin ihanda ay latest colored picture, 1x1. Kapag mag-asawa po, tiisa ang mag-asawa. Kailangan din po natin ang tax identification number or PIN. Pero kung wala po kayong PIN, kayo pipilitin na mag-secure ng PIN kung meron lang po. Next, valid ID na may picture po ninyo. Kung walang valid ID, pwede po kayo mag-secure ng barangay certification. So, ano po bang sample ng valid ID? SSS, PhilHealth, Pag-ibig,
GSIS, passport, driver's license, PRC, or ano pa man pong government-issued ID na pwede po natin i-present. So, kung wala po, pwede po yung mag-secure ng barangay certification. Next, kapag single po mag-apply, kailangan yung mag-submit ng birth certificate. Kung may asawa naman po at kasal, marriage contract. Next requirements po, proof of ownership. Ito po ay patunay na sa inyo ang property na ina-apply natin. Katulad po, halimbawa ng title, pwede kaya deed of sale, pwede kaya po deed of donation, barangay certification na nagpapatunay na sa inyo yung property na yon. At kung ito po ay nirerentahan natin, pwede po tayo mag-submit ng contract of lease. Kailangan lang po notaryado. Kung hindi po sa atin yung property, ina-apply natin ng power connection, pero in-authorize tayo ng may-ari ng property, kailangan po nating mag-submit ng authorization galing sa totoong nagmamay-ari ng property, valid ID, and patunay na sa kanya yung property ina-apply po ninyo. Ganun din po, kailangan po natin mag-submit ng kasunduan, kahilingan. Ito po yung agreement between CANORECO and member consumer. Ipo-provide po ito ng CANORECO. Kailangan nyo lang po basahin at unawain ang nilalaman ng agreement at pipirmahin nyo po at panonotaryohan. Next, dapat po maayos nyo pong nag-fill upan ang history card na ibibigay po sa inyo ng CANORECO. Ganun din po, kung gagamitin nyo po ito sa negosyo, kailangan nyo pong mag-submit ng business permit. Maaari po tayong mag-process ng ating application o di kaya po kung may concern kayo sa inyong power connection sa ating mga area offices. Ang area 1 po ay matatagpuan po natin dito sa main office. Ang address po natin dito ay JP Rizal Street, Barangay 1 Daet. Ang area 2 naman po ay sa Lugban Street, Barangay San Francisco, Labo. At ang area 3 naman po ay sa Batubalane, Paracale. Meron po tayong mga barangay sa bayan po ng Paracale na nasasakop po ng Area 2. Ito po ay ang Barangay Mangkasay, Tabas, Dangkalan, Bakal at Mampungo. Ganun din po sa bayan naman po ng Panganiban, ang barangay po ng Tamisan ay nasasakop pa rin po ng Area 2. Kaya kayo po ay pupunta o mag-a-apply po ng inyong power connection sa Area 2 office. Meron po tayong mga consumer services assist na handa pong mag-assist sa inyong power connection application. Sa Area 1 po, hanapin po natin si Mrs. Jocelyn P. Adlawan. Kung kayo po ay taga Daet, Basud, Vinsons, Mercedes, Dalisay, San Vicente at San Lorenzo Ruiz. Kung kayo naman po ay taga Labo, Santa Elena at Capalonga, Area 2 po ang nakakasakop sa inyo, hanapin niyo po si Ms. April Joy Rosero. At sa Area 3 naman po, si Mr. Rogelio E. Warde Jr. Kung kayo po ay taga Paracale at Jose Panganiban. Kapag kukuha na po tayo ng application, ang una po nating babayaran ay ang inspection fee. Kapag residential pong in-apply natin, 112 pesos. Commercial, 224 pesos. Industrial, 448 pesos. Streetlights or SPC, 168 pesos. Kapag may application form na po kayo, kailangan po ang inyong pirma. Magpapapirma rin po kayo sa Registered Master Electrician or Registered Electrical Engineer at Professional Electrical Engineer. Ito po ay may dry seal. At ito po ay requirement ng Energy Regulatory Commission. Kailangan din po na makasecure kayo ng CFEI or Certificate of Final Electrical Inspection at ito po ay nakukuha sa munisipyo na nakakasakop sa inyo. Meron pong isang bayan na exempted. Ito po ay ang bayan ng Paracale kasi hindi naman po ito inire-require ng bayan ng Paracale ang CFEI. Kapag schedule po ng inspection, kailangan po may tao sa inyong property na apply. Alamin po natin ang schedule sa lugar ninyo. Kapag Lunes po,
Daet at Mercedes, Martes, Paracali at Jose Panganiban, Miyerkules, Poblasyon ng Labo, Talisay at Vinsons, Huwebes, Basud, Hostal Barangay ng Mercedes, San Lorenzo Ruiz at San Vicente. Ganun din kapag Biyernes, South Road Labo, Kapalonga at Santa Elena. Meron po tayong assigned inspectors, Mr. Ryan Nianto at Mr. Palmer Largalo. Ako na po tayo sa sample computation ng ating bayarin. Ito pong computation na ito ay para lang po sa 5 outlets and below. Kapag may electrical plan po, ang babasehan ng inyong computation ay ang inyong electrical plan. Kapag first connection at residential ang i-apply natin, maghanda po tayo ng 885.40 para po yan sa inspection fee ng 112 pesos, membership fee na 5 piso, bill deposit na 500 pesos, or kapag may electrical plan po, lalaki ang inyong bill deposit. Ang metro po ay libre ayon sa Magna Carta for Residential Consumers. Calibration fee, 2240, C2SS, 28 pesos. Processing fee, 168 pesos. ID, 50 pesos. Ang total po niyan ay 885.40. Kapag succeeding connections naman po, halos same lang ang inyong babayaran. Mababawas lang po ang membership fee at ID. Pag commercial naman po, maghanda tayo ng 1,227.40 para po sa inspection fee na 224 pesos, membership fee na 5 piso, bill deposit na 500 pesos, or depende po sa load, kung may electrical plan, mas lalaki po ang bill deposit ninyo. Kontador, libre po ang kontador, pero kapag class 100 or class 200, ito po yung bilog, babayaran nyo na po yun. Ang libre lamang po ay yung square type or regular type na electric meter. Kasama po sa bayarin ang calibration fee, 2240, C2SS, 28 pesos, at processing fee, 448 pesos. Sa SPC po, maghanda naman po kayo ng 1,834.40 para po sa inspection fee na 168 pesos, bill deposit, 1,000 pesos, calibration fee, 2240, C2SS, 28 pesos, processing fee, 448 pesos, at meron po siyang monthly service charge na 168 pesos or depende po sa paggagamitan ninyo. Building naman po, 559.40 para po sa inspection fee na 168 pesos, membership fee na 5 piso, calibration fee, 2240, C2SS, 28 pesos, at 336 pesos na processing fee. Street lights naman po, 391.40 para po yan sa inspection fee na 112 pesos, membership fee na 5 piso, calibration fee, 2040, C2SS, 28 pesos, processing fee, 224 pesos. At kapag may transformer naman po ang i-apply natin, hindi po kami nagbibigay ng costing unless po na inspection na po yung ating technical department. Susunod po na makikita ninyo ay ang flow kung paano po pinoproseso ang inyong application. So, paano po tayo makakasecure ng ating application? Dalhin lamang ang ating pre-membership education seminar certificate sa area office po na nakakasakop sa atin. Kasama po ang power bill ng pinakamalapit na kapitbahay, pole number na malapit po sa ating lugar or sa ating bahay, at pambayad sa inspection. Once po na meron na kayo niyang mga yan, kailangan niyo na pong pirmahan yung inyong application. Ganun din, magpapapirma po kayo ng inyong application form sa Registered Master Electrician or Registered Electrical Engineer at Professional Electrical Engineer. Kasunod po niyan, ang pagkuha niyo naman ng Certificate of Final Electrical Inspection. Ang CFEI naman po ay makukuha po sa munisipyo na nakakasakop sa inyo. So after nyo po yung ma-secure, ibabalik nyo na yung inyong application sa area office na nakakasakop sa inyo para naman ma-schedule na po ang inspection. So lagi po nating tandaan na kapag schedule na ng inspection sa lugar ninyo, dapat may tao po sa inyong lugar. Kung hindi po yung applicant, maaari po kayong makisuyo kung sino po ang pwedeng mag-usap or makita ng inspector doon sa inyong property.
inspection na po ang inyong property, subalit ito po ay na-disapprove, kailangan nyo muna pong maipaayos yung kailangang ayusin sa inyong linya before po kayo mag-report for re-inspection. Kung kayo naman po ay na-aprubahan, kailangan nyo na pong dalhin yung inyong approved inspection slip at iba pang requirements na dapat nyo pong isubmit sa area office na nakakasabog sa inyo the following day po. At mayroon po kaming pakiusap bago kayo pumunta sa area office at mag-submit ng requirements. I-check nyo muna po sa inyong tahanan kung tama at kumpleto yung requirements na dala-dala ninyo. Meron po tayong checklist na pinamimigay. Maaari nyo po i-check ang mga requirements na kailangan po ma-submit. Nabayaran na po at na-submit na ang iba pang requirements na dapat natin i-submit. Maghintay po tayo ng 2 hanggang 3 linggo para mabigyang daan ang pagproseso ng ating power connection application. Kapag wala pa po sa loob ng 2 o 3 linggo, maaari na po kayong mag-follow up sa area office na nakakasabog sa atin. Mga forms po tayo na maaari nating gamitin. Ito po ay available sa ating area office na nakakasabog po sa atin. Kung sakali pong hindi sa atin yung property, pero pinahiram sa atin ng totoong nagmamayari, maaari nyo po itong gamitin authorization. Ang pakiusap lang po natin, lahat po ng makikita ninyong blanco ay paki-fill upan po ng maayos. Kasi kailangan po namin yung mga data dyan. At mag-attach po yung nag-authorize sa inyo ng valid ID and proof of ownership. Ito pong form naman ng certificate of ownership. Kung sakali pong wala tayong may present na proof of ownership, pero 5 outlets pababa lamang po ang i-apply natin, maaari po natin gamitin itong form na ito. Pinapipirmahan lang po ito sa barangay captain na nakakasako po sa atin. Naman po ang application form, kailangan lang po na mapapirmahan po natin sa registered master electrician. So nakikita nyo po sa nasa baba, yung mga may marka pong pula, yan po ay kailangan mapirmahan. Sabi ko nga po, yung registered master electrician or registered electrical engineer, ganun din po ang applicant at signature ng professional electrical engineer. Po ang house wiring inspection slip. Ito po ay binibigay ng inspector once po na na-approve na ang inyong installation. Nakalagay po ang inyong pangalan, address, pang ilang connection nyo na, at kung saan nyo po gagamitin. At kung wala pa pong service draft, i-estimate po ang inspector. Pero before po maikabit dapat ang electric meter, dapat na ipalagay nyo na po or na ipa-ready nyo na ang service draft. Ito naman po ang kasunduan kahilingan. Ito po yung agreement between CANORECO and member consumer. Ang gagawin nyo po, babasahin at uunawain ang nilalaman ng agreement. After po nyan, pipirmahan nyo po sa bandang kaliwa at sa likurang bahagi ng agreement. At panonotaryohan nyo po, pwede sa notaryo publiko or sa municipal mayor na nakakasabog po sa inyo. Naman po ang history card, maliit lang po yan. Kaya dapat one by one picture lang ang ating isasubmit. At paalala po, sample lang po yan. Kailangan hindi dapat nakadikit sa inyong history card yung picture. Kami na po ang magdidikit yan. Ang kailangan lang po natin makita ay ang inyong maayos na pirma at thumb mark. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po itong pre-membership education seminar ay makatulong para sa mabilis at maayos na pagproseso ng inyong power connection application. Kung may nais po kayong itanong, maaari po kayong magtanong sa ating area offices para po mas maliwanagan kayo. Kung meron po kayong nais liwanagin or nais itanong sa area office po, welcome po ang inyong mga katanungan para hindi po kayo magkamali or maging maayos po ang pagproseso ng inyong application. Maraming salamat po. Ihap po ng management ng CANORECO, nagpapasalamat kami sa lahat ng dumalo at nakinig sa pre-membership seminar. Maraming salamat po muli.